bayan nagpakita ng pagpapakumbaba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsorry sa lahat ng mga pasahero sa mga paliparan sa bansa na naapektuhan ng technical glitch nitong unang araw ng bagong taon. Sinabi ito ni Pangulong Marcos matapos na rin na mag-ikot sa Ninoy Aquino International Airport at tignan ang operasyon nito. Pinamamadali naman ng Pangulo sa Transportation Department ang pakikipagnegosasyon sa airport equipment suppliers para sa pag-upgrade ng mga kagamitan. Kumuha pa tayo ng ibang update mula kay Mark Petalco live. Mark? Paan humingi ng paumanhin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga naapektuhang pasahero kasunod na nangyaring air traffic glitch ng CAAP noong January 1? Sa isang ambush interview matapos mag-inspeksyon sa NAIA, tiniyak ng Pangulo na hindi na maulit ang nangyaring insidente na nagresulta sa pagkaantala o pagkansela sa daan-daang flights at nakaapekto sa libu-libong pasahero. Ayon sa Pangulo, tinatayang aabot sa mahigit 64,000 mga pasahero ang naapektuhan na agad namang nabigyan ng tulong gaya ng pagkain at malasakit packs mula sa pamunuan ng Manila International Airport Authority. Of course, we have to apologize to our kababayans, especially those who came from abroad. Dahil limitado ang kanilang bakasyon, nawala yung dalawa, tatlong araw. Alam naman natin, very valuable sa Pilipino yung Christmas holiday. Kaya kami humihingi ng inyong paumanhin. At ngunit gagawin namin ang lahat na hindi na maulit ito. Personal na inspeksyon ng Pangulo ang loob ng NAIA Terminal 3 kaninang hapon. Bago nito ay pinangunahan niya ang isang situational briefing kasama sina Transportation Secretary Jaime Bautista at mga opisyal ng paliparan kaugnay pa rin sa nangyaring air traffic system outage. Base sa kanya pakikipag-usap sa mga opisyal, pumalyang circuit breaker ang naging sanhi ng problema sa air traffic system. Pagamat ayon sa Pangulo ay bumalik na sa normal ang operasyon sa NAIA, marami pa aniyang kailangang gawin at resolbahin kabilang na ang technical at contractual problems. Sa ngayon, nagkaroon na ng emergency procurement ng dalawang units ng Uninterrupted Power Supply o UPS. Iniutos na rin ng Pangulo sa DOTR na bilisan ang pakikipagnegosasyon sa airport equipment suppliers para sa pag-upgrade ng mga kagamitan at ihanda ang backup system. As far as we can determine, as far as we have done everything to return operations back to normal. And right now, we can say that overall, the national system was down for about six and a half hours on January 1. At nakabalik naman kaagad. Biyahe ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Samantala, maan tiniyak din ng Pangulo na pananatilihin pa rin ng Pilipinas ang pag-monitor sa mga bagong variant kasunod nga na napaulat na Omicron XBB 1.5 subvariant sa ibang bansa. At yan ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Mark Petalco.